Di ba po pag nagpipray tayo, yung bigat-bigat ng problema natin, then pagpipray tayo, ano yung una na babago? It is the situation or our minds. The first na nababago sa atin once we pray is our mind. Hindi binabago ang sitwasyon. Ang binabago kung paano natin titingnan yung sitwasyon at kung paano natin haharapin yung sitwasyon. At hindi na tayo haharap mag-isa. Amen? Hindi na tayo haharap mag-isa because God is with us. Dalawa na tayo. And you know what? Yung isa na nasa sa iyo, alam na ng lahat ng nasa ilalim ng araw. Wow. He is so powerful. And you know what? His presence produces strength. Once you recognize that God is with you, then you will be strengthened. Amen? Lalakas ka! Magkakameron ka ng lakas na pisikal at lakas ng loob na harapin pa kung ano pang meron pa. Amen? Thank you, Lord. And you know what? The presence of God, there is also healing. Amen. Hindi naman po nagbago ang Panginoon eh. Nung ang Panginoong Jesus ay nabubuhay pa, nagpapagaling, nung siya umakyat sa langit at pinadala niya yung banal na espiritu sa atin, hindi naman nagbabago eh. Yung banal na espiritu na yon, nagpapagaling pa rin. Amen. Yung banal na espiritu na yon, same as Jesus Christ din yun ang nabubuhay si Jesus Christ. At ang maganda po, yung kapangyarihan ng Diyos na nasa banal na espiritu na kasama natin, meaning we are one. Man, we are all God's and sons. We are all sons and daughters of God. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, the Spirit of the Lord is with us forever. What a powerful. Thank you, Lord. It is with us forever. Ano ba yung forever? Who can define forever? Wala. Walang makakapag-define ng forever because forever is infinite, everlasting. At nakanino lang yung everlasting? Nakanino lang ang walang hanggan? It is only from Jesus Christ, the Son of God. Thank you, Lord. He is with us forever. He is with us forever. You know what? Kapag po napag nilay-nilayan natin ito, at naging sandata natin ito sa araw-araw, it's so powerful. Kailangan lang nating mabuhay in the presence of our Lord. Because the presence of our Lord is not that far. Hindi malayo eh. Nandito lang eh. Nandito lang sa atin. We just need to recognize it. You know what? Hindi naman po pag sinabi natin na we sing, we close our eyes, is that the presence of our Lord? No. You and God only ang nakakaalam kung ikaw ay nasa sa presensya ng ating Panginoon. At paano ba tayo lalago sa presensya ng Panginoon? Dapat alam natin ang kanyang mga salita. Di po ba? Dapat alam natin ang kanyang mga pangako. Dapat alam natin kung ano ang gagawin niya sa ating buhay. Alam natin na ang Diyos natin ay tanging kabutihan ang atid. Amen? Dapat alam natin sa araw-araw at oras-oras ng ating buhay, siya ay nasa sa atin at kasama natin. Amen. You know what? I'm so blessed to our dear pastor na araw-araw, tuwing umaga, siya ay nangangaral at nagpapahayag ng kabutihan, ng pagpapala, ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Grabe. That's that desire in his heart na magpahayag araw-araw just to know our dear Lord. Amen? At yung pong mga words na yon, yung mga mensahe na yon, napakahalaga po nun in our daily living. Hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa salita na nagmumula sa Diyos. Amen? Doon, masigit tayo inabuhay. Kasi ang lakas naman natin, hindi naman porke kumain ka ng chocolate, babalik na yung lakas mo. Sometimes yung lakas natin ay nagbumula talaga sa ating isipan. Tingnan po ninyo, yung mga nasusunugan ng bahay, di ba, yung mga kahit matanda na ako eh, hindi ko na kayang buhatin yung refrigerator eh. Pero nung nasunugan ng bahay, ang bilis siya pa nangunguna, dala-dala yung refrigerator. Totoo po yun.
Okay? Kasi minsan, ang limitation, nangyayari lang, nagaganap lang sa ating utak. Okay? The subjective reality. Hindi pa nangyayari, sinasabihan na natin, ginajudge na natin ang sarili natin. But why not we try? Why not we try to glorify our dear Lord? Amen? The presence of our Lord produces strength. Thank you, Lord. Try and live in the presence of our dear Lord because He is with you forever. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.